How is it going, guys? My name is Esjan and today's video tayo mag-unboxing ng ating item. As you can see in the title of this video, ang ating unboxing ay ang ating laptop cooler or ang IETS GT500. And if you're a gamer or a person na gumagamit ng matagal sa laptop, ito dapat ang cooler na meron kayo. So we have two key points of discussion in this vlog. First thing first, ano ba ang specification nitong cooler? First, the brand name is IETS, product name is IETS GT500, of course the model is GT500, fan configuration is 1, product size is 400 to 312mm to 70mm, head dissipation method, present air cooling, applicable size 13 to 17.3 inches laptop. Number of fans 1, input voltage DC 12V, material engineering ABS. The box include items with manual, power cable, USB cable, and the cooler. The second point is, bakit ko binili itong laptop cooler na ito? Or bakit ako gumastos ng ganitong cooler? So back then, nabili ko itong cooler na ito for 3,500. So sasabihin nyo, bakit ang mahal? Or bakit ako gumastos ng malaki for a cooler? So the story behind this is meron akong cooler na nabili for like 1K sa SM. Pero it results negative, like mahina siya or di ganun kalakas yung hangin since it has USB type. And we know naman kapag USB type, hindi malakas yung voltage or yung kuryente na kinukuha niya. That results na nagiging mahina din yung fan. Pag nagre-render ako or gaming, umiinit pa rin yung laptop ko. Parang no use siya or hindi siya gumagana. Then I try to search mga other cooler and vacuums, and isa sa mga nakita ko na effective ay yung IETS GT500, and it results a lot of good reviews. So sabi ko, bakit di ko itry? So to be honest, it results good temperature. Malakas siya and kaya niyang pababain yung temp ng laptop ko. Very impressive para sa akin. Di ako nagsisisi sa desisyon ko kasi very good investment para sa laptop ko. Since I always use laptop for heavy duties like rendering and gaming. So for the style, first impression ko malaki siya. But di naman ganun kabigat, and I love the red and black color same as my laptop. But it has other version na may RGB siya. Pero mas pinili ko lang yung walang RGB since mas mura siya ng onte and ayaw ko lang nang kukonsume ng electricity. And tulad ng sinasabi ko sa vlog na di ako masyado in or di ako masyado gusto yung RGB. And for me, okay na sa akin yung simple lang. And also what I like in this cooler, meron siyang mga foam that you can put sa kung anong size ng laptop mo or kung anong preference mo. And this cooler also merong filter. Talagang hindi siya ganun kahirap linisin. Sa sound, well, kung malakas talaga siya, mayiging malakas din yung i-create niyang sound. For me, di naman siya na ganun kalakas since naka-cover naman siya ng buong laptop ko and mas okay na ako sa malakas na sound kaysa sa nag-overheat ang laptop. So kung gusto niyo makita yung results, ito siya.
And yun lang naman masasabi ko sa cooler na ito. I think all in all, kutsi itong cooler na ito. And if you are using laptop as a main for heavy duty works, kailangan ng heavy cooler din. Sobrang laking tulong nito sa akin. Siguro kung i-rate ko ito, based on my experience, bibigyan ko ito ng 10 out of 10. And yun lang naman masasabi ko guys sa video na ito. Thank you so much sa panonood, sa unboxing and review sa item na ito. As always, don't forget to like the video and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell so that you will be updated sa mga latest videos ko. Stay safe and God bless guys.